Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dai Elin Ido, kay Lilibit Tumage, Merlinda Albis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jean Keferes, Josephine Castillo, Angelito Brunola. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa screen nyo mga idol. Nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo. Maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. Mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Agad nang gumagawa ng usal itong sinanasayong at ibinagsak niya ito doon sa pinagtataguan ni Tia Cedes. Kasabay din ng mga pagsagawa ng mga usal ng mga natitirang mga bangkilan. Kaya makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nalusaw ang kalasag at mga alaga nitong si Tia Cedes at para siyang nasusunog ang kanyang buong katawan na nagiging dahilan para mapilitan siyang lumabas galing sa ilalim ng lupa. Pagkakataon na sana iyon na mapatay itong si Tia Cedes dahil bukod sa wala na itong mga kalasag sa kanyang katawan, hindi na din ito matutulungan ng kanyang mga anino dahil nagagawa nitong sinasayong na makagawa ng malakas na harang doon sa kinaroroonan ng babaylan para masiguradong walang makakatulong talaga nitong si Tia Cedes. Ngunit bago patuloyan na malapitan ito ng mga bangkilan at mapatay, biglang bumulusok doon sa paglundag ang isang nilalang na napakaitim ang mga balat at mayroong mga mahahaba at maputing mga buhok na agad na inatake ang malakas na kalasag na harang na ginawa ng mga bangkilan kay Tia Cedes. Nagiging dahilan iyon para mabasag ang mga ito at tuluyan ng nakalapit ang mga ito kay Tia Cedes na sa mga pagkakataon na iyon, bumabawi pa ng lakas at wisyo. Nagulat din itong si Tia Cedes nang makita ang bagong hitsura at anyo ni Nanay Candida at napatitig na lamang ito doon sa babaylan. Batid ngayon nitong si Tia Cedes na ginamit na nitong si Nanay Candida ang kanyang mga gabay. Tanging nasambit na lamang nitong si Tia Cedes, "Nanay Candida, hindi na sana kailangan pang gamitin mo ang iyong mga gabay." Ngunit biglang sinaway na ito ng babaylan at sagot itong si Nanay Candida, "Kailangan na gawin ko ang mga bagay na ito, Cedes. At nang wala nang mabibiktima pa at mapapahamak sa ating mga kasamahan, humanda ka na. Tapusin na natin ang lahat ng mga ito." Mabilis naman na tinulungan itong si Damian ang inainahan na si Tia Cedes para makatayo. Wikang muli nitong si Tia Cedes, "Tama ka, Nanay Candida. Tatapusin na natin ang mga aswang na ito ngayon." Habang doon sa unahan naman ng mga ito, unti-unting nalulupig na ng mga mandirigmang mga anino ni Tia Cedes ang lahat ng mga diablo ng mga bangkilan. Doon naman sa kabilang bahagi ng kubo, nakalapit na din ang mga talim doon sa kinaroroonan nila ni Butchok. Agad nang umaatake ang mga ito gamit ang kanilang mga bitbit na mga matatalas na mga armas. Agad na hinarap ang mga ito ng mga mababangis na mga matatandang gabunan kasama sina Gabriel at Pablo. Samantalang itong si Butchok, nakatitig ito sa mga nakasunod na grupo ng mga talim. Dahan-dahan lamang kasi na umuusad ang mga ito kasama ang dalawang kanang kamay na sina Jewel at Picto nitong si General Berto. Kasama din ang 12 mga antingirong talim. Nagkatitigan na sina General Berto at itong si Butchok na kapwa nagtatagis ang mga bagang at kasabikan na malabanan ang bawat isa. Agad naman na napalingon itong si Butchok
nang mayroong magsalita galing sa kanyang likuran at wika nito sa kanya. Kuya Butchok, nagpakita na din ang mga ito. Gustong gusto ko nang pulbusin ang pulis na iyan. Ako ang harap sa kaibigan na pulis ni Kuya Gabriel. Ikaw na ang bahala, Buno. Sa akin naman ang heneral. Sa mga pagkakataon na ito, ipakita natin sa mga ito ang ating lakas. Papatayin ko ngayon ang heneral na ito. Pagkatapos umikot naman doon sa kabilang bahagi ng mga sagingan sa likuran ng mga kubo sina Buno at itong si Butchok para abangan ang gagawing paglapit ng mga kalaban sa kanila. Samantalang ang grupo naman nila ni Major Gulbe, nang medyo makalapit ang mga ito, nakikita na nila ng klaro ang mga naglalaban doon sa gilid ng mga kubo at nakikilala na ito ng pulis. Wika nito sa mga kasamahang mga albularyo. Sina Nanay Kanida ang grupong ito, Tatay Simeon, Tatay Toto. Inaakala ko na bumalik na mga ito doon sa isla ng Sikihor. Bakit nandirito pa ang mga ito? Sagot na lamang ng mga matatandang albularyo. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyan, Major. Bukhang nangangailangan ng tulong ang mga ito. At napatunayan na din natin ngayon ang totoong pagkatao ng mga iskalawag na pulis na mga kasamahan natin. Maaring isa nga itong si General Berto sa mga alas ng grupong talim. At mas nakakabuting tapusin na din natin ang mga ito. Sa tingin ko, kapag katulong natin ang grupo nila ni Butchok, maaring mangingibabaw ang ating grupo sa mga ito at matalo natin ang mga iyan. Sagot naman itong si Major Colby. Kailangan muna natin na maghanap ng magandang pagkakataon. Napakarami pa rin ang kanilang bilang at maaring tayo ang kanilang pagbalingan kung sakaling agad-agad tayong pumasok sa labanan. Pagkatapos muling umuusal ang mga ito at papalapit na doon sa mga kubo, ngunit nanatiling nagtatago ang mga ito doon sa mga makakapal na mga damuhan. Samantalang itong si General Berto, inaabisuhan na nito ang mga kasamahan na hayaan ang binatilong sundalo na siya na ang humarap. Kaya ang ginawa ng 12 mga antingirong talim, dumiritso ang mga ito doon sa pag-atake sa grupo nila ni Gabriel at Pablo. Nakita kasi ng mga ito na sunod-sunod ng bumagsak ang mga kasamahan nilang mga talim at namamatay. Kaya mabilis nang kumilos na din ang mga ito at tumulong. Habang itong si General Berto, huminto na ito sa paglalakad at hinihintay ang paglapit ni Butchok sa kanya. Habang sina Jewel naman at itong si Picto, umikot din ang dalawa doon sa may sagingan para mas makalapit pa. Ngunit bago patuluyan na makalapit ang mga ito doon sa mga sagingan na nasa likod ng mga kubo, agad na nilang nasipat ang dalawa na sina Buno at Butchok na dahan-dahan nang naglalakad papalabas ng sagingan. Tumigil na din ang dalawa nang makikilala nitong si Jewel ang batang si Buno. Agad na sambit nito. Mukhang inaabangan tayo ng mga batang ito, Picto. Ikaw bata, baling nito kay Buno. Mukhang pinagtagpo tayo ng tadhana. Ngayon, gustong gusto kitang makalaban. Ikaw muna ang unahin kong patayin bago ang hangal na si Jewel. Napatigil na din sa paglalakad itong si Buno at wika nito sa kanyang kapatid na si Butchok. Kuya Butchok, mukhang hinihintay ka na ni General Berto. Dito na lamang ako. Patatahimikin ko lamang ang isang ito. Sagot na wika lamang itong si Butchok sa kanyang kapatid. Tulad ng paalala ni Lula Kanida, mag-iingat ka, Buno. At pagkatapos nagpapatuloy na sa paglalakad itong si Butchok papunta kay General Berto na nakatayo doon sa may unahan habang mariin ang nakatitig sa kanya. Dumaan itong si Butchok doon sa dalawa na sina Jewel at Picto at wika nitong si Butchok. Tumabi kayo. Nakahambalang kayo sa daraanan ko. Biglang nag-init naman ang ulo nitong si Picto nang marinig ang sinasabi ng binatiling sundalo
huhugutin na sana ang nakasuksok nitong patalim sa kanyang tagiliran. Ngunit agad na pinigilan ito ni Jewel. "Huwag, Picto. Nakalimutan mo na ba ang sinasabi ni General Berto? Sa kanya ang isang iyan, kaya huwag kang mangialam. Mas nakakabuting tulungan mo ang ating mga kasamahan doon sa gilid ng kanilang mga kubo." Tumitig lamang ng matalim itong si Picto at pagkatapos agad na itong tumalilis papunta doon sa mga kasamahan nitong mga talim na nakipaglaban sa grupo nila ni Gabriel, Pablo at ng mga matatandang gabunan. Wika naman nitong si Jewel kay Buno. "Ngayon bata, bilib din ako sa tangan mong lakas. Ngunit ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang lakas." Bumuka-buka ang bibig nitong si Jewel na nagkarga na ng mga dasal para sa kanyang mga tangan. At pagkatapos, dahan-dahan na itong lumapit kay Buno na sa mga pagkakataon na iyon, handang-handa na din ang bata sa kanilang tunggalian. Samantalang itong si Butchok, habang papalapit ito kay General Berto, nagkarga na din ito ng mga malalakas na mga dasal. Nang medyo makalapit na itong si Butchok doon sa kinaroroonan ng General na alas, tumigil na ito sa paglalakad. At nagkatitigan nang matalim muli ang mga ito at wika nitong si Butchok kay General Berto. "Sa pagharap natin na ito, General, siguraduhin kong mapapatay na kita." Napatawa na lamang itong si General Berto na sinasabing, "Bata, kahit sa mga nangyayari nung unang pagharap natin, malakas pa rin ang loob mo para sabihin ang mga iyan." "Gusto ko iyan. Simulan na natin ang ating labanan." Ang wika nito at agad na nawala ito sa kinatatayuan. Wala pang isang segundo, biglang sumulpot ito sa harapan nitong si Butchok. Ngayon, sobrang nag-iingat na din ang binatilyong sundalo. Ayaw na niyang mangyayaring muli na nasugatan siya agad sa unang pagharap ng mga ito. Agad na umatras itong si Butchok at nagsagawa ng mga linlang ng mga usal. Napakabilis pa din kasi ng galaw at kilos ng General, kaya kailangan niyang makahanap ng paraan para matapatan ang kakaibang kabilisan ng kalaban na talim. Ngunit habang umatake itong si General Berto, muli itong napatawa at muling wika nito kay Butchok. "Inaakala mo ba na kaya mo akong linlangin sa mga ganyang uri ng mga usal? Hangal ka, bata." At agad na nasipat nito ang tunay na katawan nitong si Butchok. Kamunti ka ng tamaan nitong si Butchok sa mga matatalas na kuko ng General. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, kung nung una nagdadalawang isip siyang makipagsabayan, ngayon wala nang pakialam itong si Butchok. Kung tamaan man siya, ang mahalaga, makakatama din siya doon sa kanyang kalaban. Kamunti ka ng tamaan sa mukha itong si Butchok, ngunit agad naman itong napatagilid na siyang nagiging dahilan para mahawakan niya ang kamay ng General. At gumanti ng pagtarak gamit ang isang matalas na garab. Ngayon, isang garab na lamang ang bitbit ni Butchok dahil ang kanyang plano makipagsabayan sa kalaban na ito. Kailangan niya ang isang kamay para mahawakan niya itong si General Berto. Mas makakasabay siya kapag harap-harapan niyang kalabanin ang alas na ito. Sa ganitong paraan, kaya niyang bigyan ng magandang laban ang General. Kamuntikan ng itong tamaan ni Butchok na lubhang ikinagulat ng General. Hindi kasi inaasahan nito na maisip ng binatilyong sundalo na gamitin ang isang kamay nito bilang panghawak. Nakailag man itong si General Berto, ngunit ang kasunod na sipa, tinamaan na ito ng tuluyan ni Butchok sa panga na ikinayanig ng katawan ng General. Gayunpaman, kahit na luba itong nasaktan, nagawa naman itong umikot at gumanti ng sipa na tinamaan din itong si Butchok.
Kaya ang nangyayari doon sa dalawa, kapwa tumilapon ang mga ito pabalandra doon sa mga damuhan. Napadilat ang mga mata ng heneral. Tinamaan na silang binatilyo at may nahanap na itong paraan panguntra sa kanyang bilis. Napamura na ito at pagkatapos napangisi. Bulong-bulong ng heneral. Animal, hindi ko inaasahan na magagawa iyon ng batang ito. Pinasasabik mo lamang ako, bata. Samantalang itong si Butchok, napangiti na din ang binatilyong sundalo. Nagagawa niya ang kanyang pinaplano. Ngunit sa tingin niya, hindi pa rin iyon sapat. Kailangan niyang makaisip pa ng dagdag na mga paraan para tuluyan ng matalo ang taong iyon. Unang bisis kasi ngayon na tumama ang kanyang pag-atake. Nung una kasi, hangin lamang ang kanyang tinamaan. Kaya naisip niya na maaring natatamaan niya ito dahil nahawakan niya ang katawan ng heneral. Maaring iyon ang kahinaan nito na kapag nahawakan ang saan mang bahagi ng katawan ng heneral, maari nang mapapatamaan niya ito. Ilang sandali pa, kapwa tumayo na ang mga ito at walang sabi-sabing muling kumilos na ang dalawang mandirigma. Papa-atake na sa isa't isa. Nagsisimula na din sa labanan ang dalawang nasa gilid ng sagingan na sina Buno at ang pulis na si Joel. Napang-abot na din ang mga ito at nagpapalitan ng mga pag-atake at pagsapak. Wika pa nitong si Joel. Susubukan natin ang ating mga lakas, bata. Walang gagamitin na anumang mga armas o anumang mga usal. Matitira ang matibay. Ngunit nanatiling tahimik lamang itong si Buno. Nagigil nang ipatama ang kanyang sapak sa hambog na pulis. Napang-abot ang kanilang mga suntok na tumama sa kanilang mga kamao at kapwa naman nasabay na napapatras ang mga ito. Ngunit mas mabilis na nakabawi ng wisyo itong si Joel na agad na muling nagpakawala ng pagsuntok kay Buno. Puntirya ang muka ng bata. Kahibla na nga lamang ang pagitan, kamuntikan ng masapol itong si Buno. Bukod kasi na nagtatanga ng kakaibang lakas itong si Joel, mabilis din ito kung kumilos tulad ni Buno. Kaya kinakailangan talaga nitong si Buno na sobrang mag-ingat sa kanyang kalaban ngayon. Agad naman na napayuko ang bata at walang inaksayang oras sa nakitang pagkakataon, agad itong nagpakawala ng sapak na tumama sa tagiliran ng kalaban na pulis na nagiging sanhi para mapaigit ito at mapagiwang ang mga tuhod dahil sa lakas ng pagkasapak na iyon. Muling sinundan pa ito ni Buno, ngunit biglang tumama naman sa kanyang mukha ang suntok ng pulis na hindi inasahan ni Buno na makapagpakawala agad ito ng sapak sa kabila ng natanggap nitong suntok at pagkayanig sa katawan. Ramdam din ngayon nitong si Buno ang lakas ng pulis na agad nananambot ang kanyang mga tuhod. Sa buong buhay nitong si Buno, ngayon pa lamang ito nakatanggap ng ganon kalakas na suntok. Napatiklop ang mga tuhod ng bata at tumagas agad ang dugo galing sa kanyang bibig. Ngunit biglang kumuha ng buwilo itong si Buno sa kanyang mga paa at biglang umangat sabay ng pagpakawala ng suntok na muling tumama naman sa tagiliran nitong si Joel na nagiging dahilan para mapaigit na ito at mapapasigaw dahil sa sobrang sakit. Ngunit nang balak na sanang sundan pa iyon ni Buno ng suntok, biglang dinamba na siya ng pulis at natumba ang mga ito sa lupa. Nagsusubukan na naman ang mga ito ng lakas kung sino ang makapaibabaw sa kanila. Hanggang sa muling nagpakawala ng suntok itong si Buno na tumama naman sa panga ng pulis at isa pa doon sa tagiliran na tuluyan na itong napapaluhod. Wika nitong si Buno. Nagkakamali pala ako sa aking inaasahan. Ang buong akala ko, ikaw na ang magbibigay sa akin ng magandang laban. Ngunit hindi pala. Hindi ka pala malakas tulad ng aking inaasahan. Pagkatapos isang suntok pa ang pinakawala nitong si Buno. Ngunit hindi na niya inaasahan ang ginawa nitong si Joel. Agad kasing muling dinaluhong nito ang kanyang mga tuhod at pagkatapos ibinagsak ng biglaan itong si Buno sa lupa. Sa pagkabigla nitong si Buno,
hindi na niya naiwasan ito at tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Dito na siya pinaulanan ng mga suntok nitong si Jewel na nakakubabaw na sa kanyang harapan. Wika pa nitong si Jewel na galit na din habang nagpaulan ng mga suntok sa kanya. Hindi dahil sa tinamaan mo ako ng makailang bisis ay panalo ka na, bata. Ngayon, ako naman, tikman mo ang aking lakas. Sa unang mga pagbayo ng kalaban na pulis nitong si Buno, nagawa pa ng bata na maiwasan at maisangga ang kanyang mga braso sa mga rumaragasang suntok ng pulis sa kanya. Ngunit sa mga sumunod na mga pagkakataon, hirap na itong si Buno na makailag dahil nga nakakubabaw ito sa kanyang harapan habang nakahiga naman siya sa lupa pati haya. Sunod-sunod na siyang tinamaan sa kanyang dibdib at mukha na nagiging sanhi para dumugo ang kanyang ilong at bibig. Napatunayan din muli nitong si Buno ang kakaibang lakas ng katunggaling pulis. Hindi naman napanghinaan itong si Buno. Nagpakatatag pa rin ito. Naghanap ito ngayon ng magandang pagkakataon para makawala. Gustong-gusto na niyang gamitin ang kanyang mga usal sa mga kawayan. Ngunit tulad nga ng kanilang usapan, labanan sa lakas kontra lakas lamang, bawal ang gumamit ng mga kakayahan sa mga usal. Kapag gagamitin ni Buno ang kanyang mga usal, siguradong makakalamang siya sa antingirong pulis. Ngunit ibig sabihin lamang din, talo na siya dahil sinuway niya ang kanilang usapan bilang lalaki. Thank you.